The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Do not give what is holy to dogs, or throw your pearls before swine, lest they trample them underfoot and turn and tear you to pieces. Do to others whatever you have them do to you. This is the law and the prophets. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the road broad that leads to destruction, and those who enter through it are many. How narrow the gate and constricted the road that leads to life, and those who find it are few." Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Alam niyo mga kapatid, ilang beses kong binasa ang ebanghelyong ito at natutokso ako na gumawa sana ng survey. Simple lang naman, magtatanong dito sa simbahan, sa mga nagsisimba, sino ba sa inyo dito ang gustong makapasok ng langit? Hindi na ako magpapataas ng kamay kasi sigurado ako, kung hindi 100%, majority ay gustong makapasok ng langit. Pero ang isa pong sunod na tanong, hindi lang yung gustong makapasok, kundi kaya bang gawin? At gagawin ba? Sapagkat ang pagpasok ng langit ay hindi lang sinasabi, ito ay ginagawa. Kaya nga nakakatakot isipin sa sinabi ng ating Panginoon ngayon, iilan lang daw ang makakapasok sa kaharian ng langit. Those who find it are few. Yung daan, yung pintuan, patungo sa langit, sa Diyos, ay napakakitid, napakaliit. Kaya maganda itanong, kasama kaya ako? Kayo, kasama kaya kayo? Makakasama kaya ako? Makakasama kaya kayo? Kasi sinasabi ng Panginoon ko, konti lang daw. Ilang percent kaya sa mga andi dito? Ang masaya lang po dito, mga kapatid, hindi ito competition. Hindi ito by elimination. Na para makapasok ako ng langit sa kaharian ng Diyos, ubusin ko kay lahat. Ganun sa mundo, competition, patayan, para ako lang ang maging sikat, ako lang ang nasa pinakatuktok. It's not a competition, it's a cooperation. Magtutulungan. Kaya kung titingnan natin, ano ba mga areas ng buhay natin para sa atin napakahirap makapasok sa kaharian ng Diyos. Meron akong tatlong suggestions ng mga kapatid. Bahagi ng buhay natin, kung titingnan natin maigin, nahihirapan tayo. Pwede natin sabihin na kung itong titingnan ko, ewan ko lang kung makakapasok ako, makakapasok at makasunod sa kaharian ng Diyos. Unang-una, yung tinatawag nating paglilingkod sa kapwa. Madali lang ba? Service? Sapagkat ang tendency ng tao, mas gusto natin unahin ang sarili. Halimbawa na lang, itong panahon ng pandemic, meron pa naman. Anong tulong na gawa natin para sa iba? Hindi ho ba kadalasan, inuna ang pamilya? Kaya nga kapag kami ayudang ibibigay, unahan. Muntik na lang maging zombies na tayo. Pera man, pagkain man, uunahin ang sarili is a natural tendency. Self-preservation. Pamilya ko muna, anak ko muna, ba't ako magsisilbi sa iba? Kaya nga mahirap yung sabihing totoong naglilingkod sa bayan. Yung iba nga, ginagawang negosyo, ang politika. Hindi lang negosyo, ginagawa pang family business, pamipamilya, kadugo. Kung titingnan natin,
how much have we exerted to help others, to serve others? Doon pa lang, baka hindi na tayo pumasa. Kung tayo may maglilingkod, ang tanong palagi, anong makukuha ko? Magkano? Sa simbahan, pag tayo naglilingkod, ano bang motibo natin para maging sikat, makita, makilala, etc. Unang aspeto ng ating buhay, in terms of loving service and humble service. Ikalawa, mga kapatid, in our obedience to the commandments of the Lord, ang pagsunod sa mga utos, kalooban ng Panginoon. Sumusunod ba tayo? You shall not kill. Ah, madali lang yan. You shall not steal. Di naman ako nagnanakaw. You shall not commit adultery. Alam niyo po ngayon, usong-uso na sa internet, sa social media, kwento ito ng karamihang mga nakapanood. Yung TikTok, yun daw mga babae, halos hubot-hubad na. The more sexy, the better. Kung ano na halos ipakita sa katawan. At ano nangyayari? Nagkakaroon ng tukso, tukso sa laman, sa pagnanasa. And what does the Lord say about it? We commit adultery even by a lustful look on a woman. Ay, sa mga kalalakihan dito, mga bata dito, mga babae dito, lalaki dito, sumusunod ba tayo pagdating dyan? Ilan halimbawa sa mga kabataan bago mag-asawa, either buntis na o may nangyari na? Ayaw pag-usapan, bakit? Nakakahiya, lalo na pag sa simbahan. Ayaw i-touch. And who will remind us? Who will tell us that this is wrong? Wala, okay lang. May kakilala akong nanay eh. Yung kanyang anak na may girlfriend, isinama na sa kanilang bahay. Wala siyang magawa. Sabi niya sa akin, Father, hindi ko nga mapagalitan. Hindi ko ma-remind. Baka magalit yung anak ko. Imagine. Anger. Marami tayong mga road rages ngayon. Nagkasagian lang, nagmumurahan na, nagpapatayan na. There's no more patience. Mga kaibigan, mga kapatid, sumusunod ba tayo sa kautusan, kalooban ng Diyos? Obedience. Do we listen to Him? And lastly, in terms of our prayer life, madali lang. Nagdadasal naman ako. Nagsisimba ako linggo-linggo. Lagi ako nasa simbahan. How deep is that prayer life? How deep is the connection between us and God? Baka naman pinapakita lang natin. Baka naman para lang sabihin. Baka naman hanggang dun lang. Real prayer is that one which is translated into action. Pagkatapos ng panalangin, kailangan madala natin sa gawa. Kaya umiikot ang buhay. After prayer, we have to serve. We serve because we obey. And we obey because we pray. Tanungin natin mga sarili natin, mga kapatid, sa tatlong bagay na ito lang, makakapasok kaya tayo sa langit? O pwede nating sabihin, Father, ang hirap po. Mahirap naman talaga. Pero hindi imposible. Mga kaibigan, mga kapatid, yan ang isama natin sa ating araw-araw na panalangin. Huwag natin tanungin, marami ba o konti ang makakapasok sa langit? Siguraduhin lang natin, makasama ako. At gagawin din ng abot ng aking makakaya, isasama ko ang iba. Kayong nandito ngayon, isama niyo ang pamilya niyo. Di ho ba? The more, the merrier. Let's go. Let's go to heaven.
together. Maghatakan tayo patungo sa makitid na daan ng langit. It's never a competition. It is our cooperation.